Samantala, pinasalamatan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana si Manila Mayor-elect Honey Lacuna sa pagsagip sa kanya sa umano'y possible life-altering injury nang mahimatay ang kalihim sa Independence Day riot sa Rizal Park noong Linggo. Sa Facebook post ng 73-year-old Defense Chief, ipinaabot ang pasasalamat sa incoming Manila Mayor for being at the right place at the right time. At ayon sa tagapagsalita ng Defense Department na si Arsenio Andulong, marahil dala ng fatigue ang pagkahimatay ng kalihim. Hectic daw kasi ang schedule ni Secretary Lorenzana nitong nagdaang mga linggo, sinabayan pa ng extreme temperature sa luneta. Nanggaling pa raw ng Singapore ang kalihim para sa isang event bago umaten sa Independence Day rites. Makasama po natin ngayong umaga ang kinatawag na Hero of the Hour at Manila Mayor-elect Honey Lacuna Pangan. Magandang morning and welcome po sa Sakto, Mayor. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mayor, tinawag po kayong himala nang nangyari po kay Secretary Lorenzana. Pwede pong pakwento kung paano po nangyari sa version po ninyo, nakita po ninyo yung nangyari sa kanya. Actually po, tapos na po yung greet-laying ceremony noon. At kaya lang po, we were instructed by the host to look dun sa flyby exhibition po ng mga fighter planes po sa langit. So kaya we had to turn kasi nakaharap po kami lahat sa flag. So nag-turn po kami sa aming kaliwa. And siguro pag tumitingin po ako, if you would see the video, tumitingin po ako sa may gilid kasi medyo mataas nga po si Secretary Lorenzana. So that was the time, akala ko he was also trying to look upward. Yun pala po, dire-diretso na po siyang hinimatay. So hindi ko po agad siya nasalo. And so medyo may kabigatan din po si Secretary kasi dead weight po yun. Kaya dumulas po siya sa mga kamay ko. So yun po yun nangyari. Bago po yun, Mayor, parang wala po kayong napansin na kakaiba sa kanyang itsura o iba po yung nararamdaman niya? Wala po eh. In fact, nung yung gun salute po, nakatayo lang po siya talaga. So wala po talagang any inkling on my part na meron na po siyang nararamdaman nung panahon na yun. Opo. E nung pagsalo nyo, Mayor, ano po yung siguro, syempre doktor din po kayo at doon po kayo nakilala din. Ano po yung unang pumasok sa isip po ninyo? Ano pong, kumbaga paunang lunas ang dapat gawin sa mga ganyang pagkakataon? Ang una ko po talagang kinapa, yung kanya pong ulo, sinilip ko po yun kung para humatingnan kung meron pong malaking injury o sugat po. Fortunately, medyo parang pumula lang po ng konti. Tapos nga po, hinimatay nga po si Secretary. So, tinatry ko po siyang gisingin. Luckily din po, siguro less than 30 seconds, nagkaroon na po ng malay si Secretary Lorenzana eh. So doon na rin po nagtakbuhan yung iba po mga tao. At nanghihingi nga po ako ng tubig para mapainom. Tapos tinanggal po namin yung kanya pong suot na barong. Natulungan din po niya yung sarili niya na intact, natatanggal po niya eh. Kaya doon po medyo nahimasmasan po ako kasi yun naman po talaga yung una kong concern, yung loss of consciousness po niya. Kasi syempre, pwede po yung batayan kung ano po yung magiging status niya after. Sa mga ganitong pagkakataon, Mayor, bilang doktor, ano pong payo nyo sa mga, kunyari, may mga kababayan po tayong maka-experience po ng ganito, sila po yung, kumbaga, makakakita ng isang taong mahihimatay, ano pong dapat nilang gawin? Iba po kasi, panic agad yung papasok, di ba? Nga po eh. Una-una po, you check po the status of the patient. Subukan po nyo. Huwag po nyo gagalawin. Kasi hindi naman po natin alam kung ano po yung injury na kinalalagyan po niya. As much as possible po, huwag po natin siyang gagalawin. Tapos po, kung meron po tayong hawak na tubig, kunyari po, nahimasmasan na po, yun po yung una po, hydrate. Lalo lang po ngayon, napakainit po. Hydration po talaga ang kinakailangan po.
or kung meron po tayong dala na alamin po natin kung nakakain na po. Kadalasan po kasi hypoglycemia po, yung bumabagsak po yung blood sugar po ng mga kadalasang hinihimatay. So kung meron po tayong baon na kahit ano pong may susubo, hindi naman po kalakihan, baka naman po mabulunan. At saka talaga kong hydrate, painumin po ng tubig. Yun po ang sa akin po palagay na pinakamadali pong o pinakaagaran pong solusyon sa mga pagkakataon. Nagkausap na kayo, Mayor, ni Secretary matapos po na gumaling po yung kanyang pakiramdam. Actually, hindi pa rin po talaga kami nakakapag-usap. Although, kinumusta ko po siya sa kanya pong pamilya. At kahapon po ay nagpadala po siya ng basket of fruits at maliit po na note ng pasasalamat po sa akin. Very grateful lang po ako and actually relieved na okay na po si Secretary Lorenzana. And I do hope po in... siguro after a week's time po, makapagpa-check up po siya ulit to check po kung talaga pong wala pong kahit anong mas mabigat or mas delikado pong nangyari sa kanya. Baka sa inyo rin po, Mayor, magpa-check up if ever after 1 week. Oo nga po. Pwede, pwede. O Mayor, maiba lang po ako, syempre, isa po sa mga makasaysayan na nangyari po nitong halalan ay sa una pong pagkakataon ay may first ever na babae po na uupong alkalde ng capital po ng Pilipinas. Ano po bang mga, una kamusta po siguro Mayor yung transition period sa ngayon po kayo ni Mayor Isko? Smooth sailing naman po. In fact, ilang ulit na din po kami nag-usap ni Yorme. Yung mga binilin po niya ng mga programa at proyektong actually sinimulan po namin dalawa na mga ipagpapatuloy during my term. Siyempre po yung mga binili niya para po sa mga batang Maynila. So wala naman pong gaanong pagkakaiba kasi meron pa po mga programa at proyektong mga may iwan si Yorme na alam ko naman po kasi from the start ay kasama na po ako sa pagpapatupad dito. So yun lamang po and of course diniscuss ko na rin po sa kanya yung mga possible din pong mga projects na gusto ko pong simulan sa aming lungsod. Ano-ano po Mayor yung aasahan na mula po sa inyo? Alam ko pong sabi nyo nga itutuloy nyo yung ibang mga naging proyektor ni Mayor Isko. Meron po ba kayong mga pioneering projects na gusto rin pong ipatupad sa magiging termino po ninyo? Being a doctor po, mas syempre mas matututukan ko po yung aming health services. Lagi ko pong binabanggit na sana po ay makapagpatayo kami ng mga super health centers sa amin pong anim na distrito. When I say po super health centers, yun po yung may mga kompleto na rin pong mga kagamitan. Halimbawa po yung mga portable x-ray, laboratory equipments na makikita lang po natin sa mga ospital. Nasa gayon po ay madecongest din po namin yung amin pong anim na ospital. So yung mga more critical cases po, yun po ang matugunan nila. Kasi syempre rin po yung mga health centers po natin, mas malapit po at mas madali po mapupuntahan ng ating po mga kababayan. Ang isa rin pong aking tututukan po sana ay magkaroon po talaga ng isang center for our senior citizens. Kasi po sa kasalukuyan, ang aming pong senior citizens office ay nasa loob po ng City Hall, which is medyo may kaliitan na po siya para sa kanila. So para po mas matugunan namin yung mga services namin para sa aming mga senior citizens, isa po sa mga pinabala ko ay magkaroon na po sila ng sarili nilang center para po lahat naman po ng mga activities at saka mga proyekto pag programs namin para sa mga senior citizens namin ay lalo po namin mapaiting. And one more thing po, sana matuloy na po yung Hall of Justice para po sa lungsod ng Maynila. Medyo matagal na rin pong naantala. Sana po maipatayo na namin yung Hall of Justice namin. And lastly po, yung aking pong parang pinaka-pet project, yung halfway home po para sa mga street dwellers po. Siguro kung mapapansin nyo, medyo may karamihan din po tayo mga street dwellers sa ating pong pamalalunsod, lalo-lalo na po dyan sa may area po ng Luneta, na meron po silang mapupuntahan na kanila pong masisilungan, lalo-lalo na po sa gabi, kasi karamihan po ng ating mga street dwellers, nakita po natin, sa gabi po sila
siya natutulog sa lantaan. Opo. Siyempre yung COVID po, ever-present pa rin po na hamon sa lahat po ng mga LGUs. Yung mga ibang LGU ngayon, Mayor, nagpapa-second booster na sa kanilang mga constituents. Yung iba naman po ay pinapatanggal na po ang mandatory face mask. Ginagawa na pong optional kayo po. Ano pong plano nyo pagdating doon? Ay, tuloy pa rin po sa aming lungsod ang minimum health protocols. Isa na po doon ay ang patuloy na pagsuot po ng ating face mask. Tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagbibigay ng mga booster shots sa ating pong mga malls at sa ating pong mga health centers at sa ating pong mga ospital. Patuloy pa rin po namin hinihikayat ang aming pong mga kababayan na i-avail po nila itong mga booster shots dahil malaki po talaga ang naitulong nito para sa pagbaba po ng mga COVID cases, lalo na po sa amin. Opo. Last na lang po, Mayor. Yung paghahanda po ng LGU para po sa lalapit na inauguration ni President-elect Ferdinand Marcos Jr., kamusta po ang paglalatag po ng seguridad para po sa inauguration? Ang alam ko po, may coordination naman po sila sa ating pong lungsod at sa mga kapulisan po. Kasi po, ang National Museum ay nasa lungsod ng Maynila. At syempre naman po, makikipagtulungan po tayo na masiguro po ang seguridad po sa darating na inauguration ng ating pong papasok na Pangulong Bongbong Marcos. Mayor, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong umaga. At syempre, sa maiksing kwentuhan po na nangyari po ngayong umaga. Thank you po, Mayor. Maraming salamat at maganda umaga. Ingat po. Yan po si Manila Mayor-elect Honey Lacuna Pangan.